Tingnan nyo mabuti. O diba, kaparehas na kaparehas ng mukha ng nanalong contestant dito sa Itbulaga ng Halos Dos Brothers. Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ang wapo pala si Jake Magnus. At nandito na naman po kayo ulit sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Na andito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinions. So ito mga kababayan, pag-uusapan natin ay itong sinasabing kasinungalingan sa nangyaring isang segment ng Itbulaga ng mga Halos Dos Brothers mga kababayan. At dito makikita natin na kaya pala kung mapapansin nyo, doon sa videong ito mga kababayan na ipapanood ko po sa inyo ay medyo close na close itong si Buboy Villar dito sa isang contestant, yun pala mga kababayan ay tauhan po niya. Ano po, at ito po ay makikitaan po natin ang pruweba dito sa videong ito at makikita po natin kung paano nila pinaikot at niloko ang taong bayan dito po sa isang segment ng Itbulaga ng mga Halos Dos Brothers. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po itong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video. So ito, umpisahan na po agad natin itong ginawa nilang panloloko dito sa taong bayan sa isang segment ng Itbulaga ng mga Halos Dos Brothers. Ano po, dahil sa tauhan ni Buboy Villar yung isang contestant na nanalo. So ito, i-play na po natin. Scripted as it finest. Kailan na windang ang maraming netizens sa nga pala mga kababayan, ikine-credit natin itong videong ito dito kay Showbiz Fanatics. Kanya po itong video at hindi po ito atin. Gagawan lamang po natin ang reaction video. Ikine-credit po natin sa kanya yan. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Showbiz Fanatics, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. Kailan na windang ang maraming netizens sa ikatlong araw ng Itbulaga sa Jimmy 7 matapos mahuli ng sambayanan na ang isang segment nito ay scripted o planado. Hindi nga nakataka sa matang lawin ng maraming manonood ang nasabing show ng mga halsos nang may isang pamilyar na muka ang makuha sa live audience para bigyan ng premyo. Ngunit mukhang hindi raw napanindigan ng Tape Incorporated ang kanilang naging prinsipyo na ang lahat ng mangyayari sa noontime show ay pawang totoo at hindi kasinungalingan. Alam nyo mga kababayan, yung sinasabi ng Tape Incorporated na magiging totoo sila sa bawat show nila, hindi talaga nila napanindigan. Bakit? Kasi day 3 pa lamang po ng Itbulaga ng Halos Dos Brothers, hindi na agad po nila napanindigan. Kasi kung makikita nyo, etong kasamang ito ni Buboy Villar is tauhan po niya. Ano po, tauhan po niya sa kanyang negosyo na parisan. At yan po ay maipapakita po tayong pruweba mamaya dyan. Pagka ipinagpatuloy pa po natin etong videong ito. Kita nyo po agad at medyo close agad etong si Buboy Villar dito sa isang contestant. Ipagpatuloy pa po natin. Ngunit hindi nakataka sa maraming manonood ang nasabing segment kung saan naroon ang mga bagong host ng EB na sina Betong, Paolo at Buboy. O, kita nyo agad, sa isa kasing normal na host mga kababayan, hindi mo basta-basta makakarga ang contestant ng katulad ng ginawa nitong si Buboy Villar kung hindi ka close na close sa isang contestant. Kahit sabihin na yung taong yan is sumali dyan, contestant ninyo yan, hindi mo basta-basta makakarga yan ng ganyan kung hindi yung close sa'yo. Dyan pa lang mga kababayan, kitang-kita na agad natin kung paano nila niloko ang taong bayan. E pagpatuloy pa po natin. Ang nasabi kasing live audience na nakuha mismo sa EB stage ay matagal na palang kilala ni Buboy Villar. Sa katunayan, naglabas ng mga pruweba ang maraming netizens na ang isang audience ay naging tauhan ni Buboy sa kanyang pares business. Bilang katunayan, maraming mga nagsend sa atin ng video kung saan nakasama pa pala ito sa vlog ng nasabing newest host ng Itbulaga. Dismayado ang maraming netizens na imbes na Itbulaga, Itbulagta raw ang nangyari dahil ang audience na napili mismo sa EB stage ay si Letlet na tauhan ni Buboy sa kanyang negosyo. Pinalalabas pa raw na patas ang Itbulaga ng mga halusos. Ngunit nang maglabas ng pruweba ang maraming netizens, dito'y nakilala na kung sino ang live audience na nag-viral sa social media.
ito si Letlet na tauhan ni Buboy sa kanyang parisan. Kaya't dismayado ang maraming netizens dahil ang contestant na kunyari ay napili ay talagang kasama at scripted na. Mm. Ang papremyo na sana ay para sa mga matyagang pumila sa labas ng studio ay makukuha lamang ng kakilala ng mga host. Pinagloloko na raw ng mga halusos ang kanilang manonood kaya tila wow. Ayan mga kababayan, tingnan nyo mabuti. O diba, kaparehas na kaparehas ng mukha nang nanalong contestant dito sa Itbulaga ng Haluslos Brothers. Biruin nyo na dapat yung premyo ay para dun sa mga matsatsagang pumila at na nangarap na manalo. Pero dahil nga sa kakilala ni Boboy Villar, yung isang tao na umakyat mismo sa stage at nakasama nila, eh yun po yung nanalo. At yan po ay nakita ng taong bayan mismo. Taong bayan mismo po ang naghanap ng videong yan. At isinend lamang po kay Showbiz Fanatics at sa iba nating mga kasamahang vlogger. Pagpatuloy pa po natin. Lang magtitiwala sa kanila. Ayan o, kasabwat number one. Yan yung contestant na nanalo. At nakasama ni Boboy Villar sa stage. Yan yung kinalong or kinarga nitong si Boboy Villar. Pagpatuloy pa po natin ang panluloko nila sa taong bayan. Siya na raw sa matalas na memorya ng mga Pilipino online. Mm. Ngunit hindi raw magtatagumpay ang mga demony sa buwatan at scripted program ng newest version ng Itbulaga. Narito ang controversial video na kumakalat ngayon sa mundo ng Facebook, Twitter at Instagram kung saan sa ikatlong araw pa lamang ng live telecast ng Itbulaga sa Jimmy 7, kalaboso na ang pagiging scripted ng programa ng mga halusos. Narito ang full video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ha, subscribe nyo po ang Showbiz Fanatics, mga kababayan. Yan po yung kanyang YouTube channel. Subscribe nyo po siya. Natin yung Facebook. So ito nga, ayon sa post ni Leo Brando Manlapas. Yan. Itbulaga, contestant nyo, kunwari napili or talagang kasama, scripted na. Papremyo nyo, di naman tunay na makukuha ng mga pipila at magtsatsaga sa labas. Pinagluloko nyo mga manonood. Si Letlet ay tauhan ni Buboy sa kanyang parisan. Pasensya na, matalas memorya ko sa mga past na napanood or nakita ko. Kita nyo mga kababayan, dito pa lang makikita natin na yung Itbulaga ng Haluslos Brothers ay hindi para sa mga kababayan nating mahihirap na nagtsatsagang pumila. Ano po, parang ang nangyari may kanya-kanyang bakiran. Kumbaga etong si Letlet ay bakir niya si Boboy Villar, kaya siya yung nanalo. Yan yung iisipin ng napakaraming mga kababayan nating Pilipino na nagtsaga talagang pumila para manalo at mapasama sa ibibigay na papremyo ng Itbulaga ng Haluslos Brothers. Grabe talaga, paloloko nyo sa taong bahay. Ipagpatuloy pa natin. Ito yung sinasabi niya na si Letlet daw na tauhan sa paresa ni Buboy. At yan nga yung sa may vlog ni Buboy na paresan. So, oh my goodness! Titignan natin kung talaga bang iisang tao to. So, wait lang. Ito nga yung palabas kahapon ng Itbulaga. Tingnan natin kung nandito yung sinasabi sa post na si Letlet. Natin kung talagang magkamukha ba talaga. Grabe. Yan! Makikita natin eh no, may nunal sa mata, sa kaliwang mata. Ayun. Eh meron nga eh. Oh, biruin nyo mga kababayan, ito yung sinasabi ko kanina. Kung ikaw ay isang host at meron kang contestant na hindi mo naman ka-close or kakilala, hindi mo pwedeng kargahin ng ganyan. Mga kababayan, hindi mo pwedeng kargahin ng ganyan.
kita nyo itong sina Paolo Contes at saka yung kasamahan ni Boboy Villar. Ganyan yung ano, ganyan yung sinasabi ko, hindi nila basta mahawakan or makarga itong isang contestant dahil hindi nila gaanong ka-close. Kumbaga, ang nangyari lang dito is parang guest lang nila itong si Letlet. Pero dahil nga sa ka-close ni Boboy Villar at tauhan niya dati, kahit anong pagbibiro niya dyan, walang problema. At dyan mga kababayan, kitang-kita talaga kung paano nila ginago at ginawang katawa-tawa ang taong bayan, lalo na yung mga pumila na gustong makasali dyan sa segment ng Itbulagang yan. Ano po, ng halos-los brother, ipagpatuloy pa po natin. Nang halos-los brothers mga kababayan, ipagpatuloy pa po natin. Nandito pa yata yung tinanong niya kung ano yung pangalan, pero... Lele, pero Letlet yung tunay na pangalan. Pagpatuloy pa natin. Tignan naman natin ngayon kung kamukha ba siya nung dun sa may vlog nila Jelay. Wait lang. At ito nga yung sa Parisa na prank ni Jelay kay Buboy. Natin kung ito nga ba talaga si Letlet yung nasa Itbulaga. Oh my goodness. Lele. So, Lele nga. Ayan. Lero ni Buboy. Kamukha mga kababayan, hindi na may tatanggi. May nunal din doon sa may mata. So, si Lele dito sa Parisan at si Lele sa Itbulaga ay iisa. At ano, may nunal din siya sa kaliwang mata. So, sabi nga dun sa post, scripted daw. So, yun yan. Sa video na to, wala akong paki kung scripted o hindi dahil wala naman akong pakialam. Basta na-curious lang ako kung talagang yung contestant sa Itbulaga kanina ay iisa lang. Sa Parisan ni Buboy. Kasi tinanong ni Buboy kung ano pangalan, parang hindi sila magkakilala. At ang sabi dito nga ni Leo Brando Manlapas, yun nga, contestant nyo kunwari na pili or talagang kasama, scripted na. Nagsasabi po niya na ya, si Leo Brando Manlapas. Yun ang kanyang na obserbahan. At talaga namang matalas ang kanyang mata kasi nga, nalaman niya na iisa lang yung contestant dun sa Itbulaga at dun nga sa Parisan ni Buboy. Yung ba ko iisa talaga? Ng, hindi ko masabi. At ang post na to ay meron ng 1K. React? 1K reacts. So, yun lang. Matutulog na ako. Putang ina. Malupit talaga to si Showbiz Fanatics eh. Lupit. Alam niyo mga kababayan na ito, wala naman tayong pakialam talaga kung scripted or hindi yung ipinalabas na yan sa segment ng Itbulaga ng Halusos Brothers. Ang sa atin lang kasi, marami mga Pilipino ang nag-aabang at nagtitiwala sa kanila. Lalo na ngayon at may isyong matindi itong TVJ at saka itong Itbulaga ng Halusos Brothers. At dyan nga mga kababayan, paano pa magtitiwala ang napakaraming tao dito sa Itbulaga nila kung day 3 pa lang is may scripted na nangyayari. So sana maglabas ng statement etong si Boboy Villar hingil po dito sa nangyaring ito na di umano ayon sa taong bayan na panluloko daw po sa mga kababayan nating Pilipino ng Itbulaga ng Halos-Los Brother. Ano po, dahil ito talaga maliwanag po talaga nakakilala ni Boboy Villar yung isang contestant na nanalo dito sa Itbulaga ng Halos-Los Brothers mga kababayan. So kayo mga kababayan, ano po ang opinion nyo hingil po dito sa sinasabi ng napakaraming tao na niloko daw po ng Itbulaga ng Halos-Los Brothers etong mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga nagtsagang pumila at gustong palarin na manalo dito sa programa ng Itbulaga ng Halos-Los Brothers. Maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section kung ano po ang opinion nyo po hingil po dito sa sinasabing scripted at panluloko sa taong bayan.
ng Itbulaga ng Halosos Brothers. Comment nyo na lamang po sa ating comment section at huwag nyo na rin pong kalimutan mag-iwan ng like, share, and subscribe. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video na katulad po nito. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. Di nyo pwede na itama kaming mga Pinoy. Huwag nyo laging binabata. Meron siyang paninindigan sa sarili. Dukhang palaban pero di nagtakas ng ihe. Yan ang Batanggenyo, Jake Magnus. Dahil ang lahat hindi dito na